pagmamahal para sa iyong makapagbenta. Kung ang isang kilong bigas ay 50 pesos o 40 pesos, kailangan may apat na tabo sila makuha sa araw na yun para sila merong kakainin. Ano po? May mga families po kami na, yun po, ngayon sila po ay 44 families na amin pong sakasalukuyan ay yun po yung aming pinupuntahan. Ang una pong ginawa namin ay sila lahat ay sinundo namin ang sakya para sila yung makarating doon sa parokya. Nagkaroon po ng pagdiriw ng banal na misa. Sila po yung pinaghanda. Ano po? Yung po bang kitang-kita natin ang sabihin natin na yun? Yung mga bata. Napaka nga po ang pinatatas na yung po bang ano, yung mga bata na tingnan natin na ano, ang inyanda ko kasi na para sa chicken, ano, kita-kita po natin na parang noon na sila kumain. Tapos samantala, yun nga po sabi, ano, tayo, ako, tapos sa isang marunong at yung po nakakaalo na pambuhay, ay karaniwan lang, ano po, bakit nakasya pa. Pero kita-kita po namin doon, yung mga bata, yung kasabihan sa pagkain, ano po, yun po. Tapos nga sila po ay nung, kaya nga po lahat sila makilala, sila po yung hindi nasundo, malayo po ang kanilang lugar. Sa diocese po naman, sa kasalukuyan, dito po sa may gawing lugar ng bundok Banahaw na nakatago po doon, malayo-malayo din po yung lugar na isang MSK doon, na ngayon po ay parang sila ay experimental, yung pong dinadala ng social action, ano po. Na ito po yung implementation na bagaman sila yung mga lugha, nasa sabi nga po yung nasa dulo, na mamagsasaka po ang kanilang kinabubuhay, ngayon po ay tinuturuan na kung paano sila makakasurvive na hindi lang sa pagiging magsasaka. Ano po? Doon po ay unti-unti itinuturo na magkaroon ng pagbabahagi ang isang lugaw, isang karaniwan na may kakayahan po. Para po kahit tigasampung piso, parang kung gano'n. Na doon sa pag sa kanila komunidad, ay yun po ang pagsisimulan nila na pagiging po na yun ay parang yun po sila magsisimula na kung ito'y lalago, doon po sila magkaroon ng palibang pagpupunan ng kanilang kikabubuhay. Ano po, yun po yung sakasalukuyan pala sa Diyos po niya, Lucen. Kaya po, sa ngayon po ay siguro po kami pong lahat, ay lahat ay nagsisimula po para po itong tao ng mga duma ay talaga po ating mais na gawa. Ano po? Saka po kami ay doon po sa pagbabahagi po ba ng di po ba tayo nagbabahagi ng sa mga masikita na kailangan? Ano po? Kami po ang ginagawa na bago po na nang ibahagi ay hinadya po ang mga tao. Nagkaroon din po ng catechesis. Ano po? Na para po hindi tuwing Pasko lamang magkaroon sila ng kaisipan ay ako pupunta doon kasi merong matatanggap na pagkatapos matanggap ay tapos na. Ano po? Kailangan po ipaalam namin na ito'y biyaya na ipinagkaloob sa kanila tapos sila po ay yung pagtugon po naman nila lalo na po sa pagdiriwang ng mga banal na misa sa mga MSK kasi po ay karanasan natin na talagang sila ay kailangan nating yung personal touch po natin, ano po? Kailangan po, napakahalaga po, yung pong sinabi kayo ni Father, ano po? Natuwan-tuwa ang mga tao kapag sila'y pinupuntahan. Sa Diyos po na Lucena, isa po yung aming ginagawa, yung pong lakbay tahanan. Lakbay dalaw tahanan, ano po? Kaya po mga katigista, sa pamuna po ng aming director, si Father Pierre, pumupunta po kami doon sa mga lugar ng mga MSK. Binibisita po namin ang aming mga kapatid doon. Ano po, nagdiribang doon po ng pag-iisa. Pero bago po isagawa yun sa pag-dalaw tahanan po namin, doon po namin nakukumusta yung pagkatayuan. Lalo sige po yung sa buhay pananampalataya. Doon po namin malalaman na ang kinakailangan lang po pala talaga para muli silang mapabalik, tayo po ay kailangan talagang personal natin sila lapitan. Naghihintay po sila eh. Totoo po yung sabi na, ay salamat na dalaw niyo kami. Ito pala. Ano po? Para po magalala na po yung matagal na silang hindi nakakasimba. Ano po? Di po bagat karanasan po natin na pagka ang isang tao na matagal na hindi sumisimba at pagay pumunta sa simbahan,
ay tumisang po yung reaction. Ano po? Anong tanong? Ay, ano na, kain baka birthday? Ano po ba? Yung ganun na sinasay po nila, kaya ayaw nilang pumunta. Eh, sabi po namin, ay huwag intindihin yung mga sinasabi. Ang mahalaga, pagunta kasi ba, andun yung takikipag-usap natin, andun yung pagkakas natin banal na misa. Ang presensya ng Diyos ay dapat ay ating maramdaman. Ano po? Kaya po, yun. Sa pagbuhat po, kami po, mga katikista sa Diyos, sa Lucena, patuloy at patuloy po namin yung sinasagawa. Ito po, yung paglapit namin sa mga tao, sa pamagitan po na ang pampay, dalaw, tahanan. Ito po yung saan lugar sa mga parokya ng Diyos sa Lucena. Lamang po, maraming salamat. Alam po ninyo nung Webby Santo, pagkatapos na, oh, ang siya, ang pugan ko pa. Ganito. Kasi ay naranganin na sabi ko, nung kumiyak ko ni Santo, yan ako na